Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalus, and for today's video, we are going to unbox the latest budget phone from Google. This is the Google Pixel 6a. And just to let you know, I was able to buy this sa Shopee. Bali, link ko na lang sa description below kung saang store ko siya nabili at kung magkano. And this phone comes with 3 colors. And the color that we have right now is charcoal, which is black. Meron din siyang tinatawag na chalk, white color siya. And then meron pang isang color is sage, bali color green siya. And it only comes with one storage, which is 128 gigabytes of internal storage. So as you can see here sa harap, makikita natin yung logo ng Google. So, nakalagay dito is Pixel 6a and yung color that we have is charcoal or black. So, yan yung design sa likod ng phone. So, halos kaparehas niya din talaga yung design ng regular na Pixel 6 tsaka Pixel 6 Pro. So, yung camera niya nandito. So, mamaya makikita natin yung mismong unit. So, makikita natin yung mismong design ng unit pag na-open na natin itong box. So, yung tsura sa harap. And then sa side, may nakalagay na Google. Sa side, may nakalagay na Pixel 6a ulit. And sa ilalim, may mga information dito. So, hindi ko siya pwedeng ipakita. And then sa ibabaw, logo ulit ni Google. And then sa likod, yan, meron siya mga information dito. So, ayan. Pixel 6a. Yan. Charcoal. So, medyo... yan, medyo maliwanag yan. 128 GB. And luckily, yung nakuha nating variant is US variant. So, madalas kasi nabibili dito sa Philippines is Japan variant. So, luckily, US variant yung nabili ko. So, ito yung seal niya. Factory seal niya. So, make sure pag bibili kayo na to, hindi to open or hindi to broken seal. So, yan yung seal niya sa likod. So, yun yung mga information pa ulit sa likod. So, let's go ahead at open na natin to. So, lift na natin tong cover ng box. So, yun siya. Ano, na mismo yung Pixel 6a device. So, ito siya. So, mamaya check natin to. So, patong muna natin to dito. Dahan-dahan lang. Baka mahulog. So, ayan yung mga kasama. Ito yung Type-C na charging cable. Ito yung USB-A to USB-C. So, pag gusto mong i-transfer yung data mo from your older phone or sa luma mong phone. So, ito yun. Pang-transfer to ng data. And then, ito, nakalagay sa kanya Pixel 6a Google Tensor. So, ito yung chipset niya sa loob ng phone. Dati kasi, ang ginagamit ni Pixel is Snapdragon eh. So ngayon, gumawa na siya ng sarili niyang chip, which is Google Tensor. So, lift natin to. And then sa likod, meron siyang SIM eject tool. So may instruction dito on how to put the SIM eject tool. So yun siya, instruction dyan. And then, I guess, ito yung, I think ito yung manual. So, open natin to. Up, yeah. Medyo mahigpit. So, pagka-open. So, yun siya. Medyo mahigpit lang. Yan. So, yun siya. Lagay sa kanya Google. So, ito yung mga instruction or quick start guide. So, yun siya. Yan. Yun siya mga quick start guide dyan. So, ito meron siyang parang warranty guide for Pixel 6a. So, hindi natin i-check masyado yan. So, yun lang. So, yun lang. So, ngayon naman, check na natin yung mismong Pixel 6a device. So, as you can see, ito na yung likod ng Google Pixel 6a. So,
So, nandito naman sa bandang gitna, makikita nyo yung logo nitong Google. So, hindi lang masyadong halata dito sa camera, no? Kasi medyo madilim siya. And then, ito na yung bagong design ng mga Pixel phone ngayon, yung camera bar niya. So, nandito yung dalawang camera, yung main camera at saka ultra-wide. Both are 12 megapixel with OIS. And then, nandito yung LED flash niya. So, parang dual tone, no? So, may light gray dito, parang dark gray dito. So, yun yung likod. And then, sa side. Nandito yung SIM tray sa left side. Sa ilalim, nandito yung USB Type-C charging port and speaker. And then, dito sa kabilang side, nandito yung power button, volume control. And sa ibabaw, nandito yung microphone, saka dalawang antenna lines. And then, sa harap naman, makita natin may isang ano dyan, a bilog, which is the front-facing camera that is 8 megapixel. And then, yung speaker grill din, no? Hindi lang masyadong halata, pero andyan siya sa ibabaw. Upon holding this phone, no, masasabi ko, it doesn't feel cheap. Somehow, parang medyo premium yung feeling ng phone. Solid siya. Siguro, nakatulong na rin yung aluminum frame niya dito sa mismong build nitong phone na to. That's why it doesn't feel cheap. Medyo magaan siya, pero alam mo yun, solid yung feeling ng phone. So, hindi naman siya parang tinipid for me, no, in terms of build quality. And then sa likod, mukha siyang glass pero plastic to. Pero for me, mas practical na yung plastic kasi mas durable siya compared sa glass. Kasi pagka nahulog mo yung glass, mababasag siya. Pero pagka plastic kasi, it's either magkakaroon na ng scratch or dents. So, hindi siya mababasag. So, for me, mas practical na naging plastic na lang yung likod niya. So, ito na siya guys. So, kakatapos ko lang siyang isetup. So, nakalagay sa kanya, all set na raw. You're ready to start using your phone. So, nakalagay dyan, swipe up to go home. So, swipe up natin. So, after nating i-swipe up kanina, so, ito na yung itsura ng home screen niya for the first time. So, wala pa akong ginagalaw sa home screen niya. So, yun siya. So, una nating puntahan is yung settings. So, ayan. Nalagay siya, get to know your Pixel. So, punta tayo sa storage muna. So, out of the box, meron siyang 14GB used na raw out of 128GB total. So, ayan siya. So, wala pa akong ini-install dito na any apps. So, ito yung mga built-in apps na nakalagay kagad dito. So, meron na siyang system na 12GB tsaka apps na 1.8GB. So, ayan pa lang yung gagamit niya dito sa phone. So, medyo malaki na rin yung 14GB na used, no? Buti lang 128GB to. So, punta naman tayo sa about. So, out of the box, meron siyang Android 12. So, alam ko, nirelease na nila yung Android 13 eh. So, mamaya check natin yan. So, yun lang. Yung mga information dyan. And then, punta tayo sa system. So, punta tayo sa system update. So, nakalagay dito, installation paused. Installation will continue when device isn't being used. To install now, tap resume daw. So, resume. So, ang gagawin natin, i-update ko muna to. So, after ko siyang i-update ng software niya, so, may lumabas na another update. So, nakalagay sa kanya, hello to Android 13 na. So, around ano siya eh. 1.06GB yung update size niya. So, update ko muna to sa Android 13. And after ko siyang i-update sa Android 13, pakita ko ulit siya sa inyo. So, after kong i-update yung phone sa Android 13, so, yan, nakalagay na sa kanya. Android version 13 na siya. So, yung Android security update niya is October 2022. So, as of making this video, ito yung latest na security update niya.
October 5, 2022. So ayan siya. So pag tinap mo to, so tatabas yan. Yan. So halos same lang din sa Android 12. So ito naman kasing Android 13 daw is just a refinement, no, sa Android 12. So what's really good about this Pixel 6a, so supported daw siya up until 3 major update. So I think hanggang Android 15 yata, kasi meron ng 13 eh, so 14 15. Tapos yung security update niya is up to 5 years. So 2022 ngayon, so up to 2027 iso-support yung security update nitong Pixel 6a, which is really nice. So ayun, bigyan ko na rin kayo ng overview. Kung curious kayo makita yung mga wallpaper collection. So tap natin to. So nandito tayo sa wallpaper. So mabilisan lang, so check natin tong nature swept. So yan yung mga wallpaper niya, no. So hindi ko na i-review lahat. So living universe, so ito yung mga dating wallpaper eh sa mga dating Pixel phone. And then yung iba dito nasa mga Google wallpaper na yun, mga dati ng ano. So ito community lens. So yun yung laman ng community lens na mga wallpaper. And then curated culture. So yun yung mga wallpaper niya, medyo madami. So pasensya na, hindi ko mag-review lahat dahil masyadong madami. And then sa Google Arts, alam ko meron na to dati, Google Arts. So yan lang yung mga wallpaper collection. Kumbaga yung mga built-in na wallpaper dito sa Pixel phone. So check din natin is yung widgets. So widgets tayo. So mga curious lang, so, sa clock widget, yan yung mga clock widget. So marami siyang selection sa clock widget. And then punta tayo sa weather widget. So yan yung mga weather widget niya. It's really nice. So YouTube Music, check na natin to. So yan na itsura ng YouTube Music na widget. So hindi ko na papakita lahat dahil masyado lang madami to. Ito yung calendar widget. So ganun pa rin itsura niya. Battery widget. So yan yung battery widget. So simple lang din. So ayun. And then pakita ko lang din yung user interface nung main camera natin, itong phone na to. So yun siya. So nasa camera tayo ngayon. Meron siyang option for ultra wide. Tapos yung main. And then yung 2x na zoom. So hindi to telephoto, bari digital zoom lang ito. So yun siya. Nandito yung night sight, portrait, camera, video. Tapos may mga ibang modes pa, panorama, photosphere lens. And then, dito naman sa settings. So, yan yung itsura ng mga laman sa settings. And then, sa more settings pa. So, yan yung mga options. So, hindi ko na papakita lahat. So, yan lang yung laman nung sa settings. So, bali ngayon naman, ipapakita ko naman sa inyo yung drop-down menu. Itong Pixel 6a. So, yan yung itsura niya. Yung drop down menu niya. So nandito yung wifi, bluetooth, flashlight, do not disturb, alarm, airplane mode, and device control, auto rotate. So alam ko pwede mong i-edit yan, palitan yan. So pero out of the box, ito yung nakaset na drop down menu niya. So may battery saver, screencast, screen record, nearby share, mic access available, nakalagay sa kanya, camera access available. So it's really nice, no, na may option ka na, no, kung gusto mong maging available yung access for mic or yung access for the camera. So meron siyang toggle switch na dito, which is really nice. So yun siya. So dito naman meron siyang button for settings tsaka power button. So maganda yun, may shortcut na siya dyan. And then ito naman yung itsura nung app drawer niya. So kagaya lang din nung traditional na app drawer ng Pixel phone. So wala naman din masyadong nagbago.
Ngayon naman, ipapakita ko lang sa inyo yung one of the cool features nitong Pixel 6a. So, meron din siya nito sa regular Pixel 6 at saka Pixel 6 Pro. So, may tinatawag siyang Magic Eraser. So, ang gagawin niya is tatanggalin niya yung mga any unwanted subjects or mga bagay or people dun sa background. So, ito yung picture ng wife ko, for example. So, merong bata dito. So, para ma-remove mo yan, so, ang gagawin mo lang is go to the edit. And then, punta ka dito sa tools. Then, sa tools, press mo lang itong Magic Eraser. So, ayan siya. So, automatic, no? Parang ini-scan niya na yung picture nung hanapin niya, no? Yung mga tinatawag na photo bomber dun sa picture. So, ayan, na-detect niyo yung bata, no? So, ang gagawin niya is, pe-press mo lang itong erase all. So, ayan, automatic. I-remove niya na yung bata dun sa background. For me, it's a very nice feature. It's a very useful feature, no? So, you don't have to worry, no? Kung may mga bagay or mga people dun sa background ng pictures mo. So, madali mo na siyang mariremove by the help of the Magic Eraser. So, this is made possible, no? Thanks to the Google Tensor Chip. So, if you're looking for a pure stock Android phone with great cameras, magandang performance at laging updated sa pinaka-latest update ni Google, I can highly recommend itong Pixel 6a kasi bukod sa mura na siya, yun nga, lagi pa siyang updated sa latest update. Baka ngayon naka-Android 13 na siya eh. So hindi lahat ng phone ngayon naka-Android 13 na. So nung unang-una mo talagang may experience yung Android na mga major update pag Pixel device yung gamit mo. And then, ang maganda pa dito, it uses the Google Tensor Chip na halos ka-level niya na si Snapdragon 888. So, parang flagship na rin tong phone na to. Yun nga lang, I think hindi to nakadesign talaga for gaming. Tagal nakadesign tong phone na to for pure stock Android experience at saka great cameras. So, yun lang. Again, if you're interested to buy this, leave ko na lang sa description below kung saan ko ulit siya nabili at kung magkano. Again, I hope you like this video. Thank you for watching, stay safe, and have a good one.